Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Hello! Hello! Howdy, howdy! Okay, angay. Ano mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Kamusta po kayo mga kahigalaan, mga kaigsunan? At naman po tayo sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Ito ba yung lingkod si Abdul Tisa? Busy-busy po ang ating anchorman si Alessinto. Kailangan po matapos ang gawain sa araw na ito. Kaya magtigaan na lang ninyo si Abdul hanggang mamaya alas 3 mga kaibigan. Saan man kayo naroon, nasa bahay man kayo, nasa bukid, nasa dalampasigan, nasa opisina man, binabantay namin kayo ng magandang hapon and welcome sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Punta na lang kaya punta sa may panglawan, sa mayong panghuna-huna, sa mayong pangisip. Layo ng taon sa mga disgrasya, layo na sa mga aksidente, layo na sa mga panghuna-huna ng dili maayo. Unta ka itong mga naguna-una ng dili maayo, makahuna-una anta silag maayo. Unta ka itong mga nakahuna-una ng maayo, dili unta makahuna-una og naudan. Anyway. Ang pinag-abang mga kagsunan. Sige, gising na po tayo dahil alas dos na po. Ito kanina, inaantog po sila sa programa ng ating Kuya Bird. Kaganda kasi ng mga uwi din nyo eh. Tatsag pang bedroom boys. Kaya medyo antog yun yung mga kaibigan po natin. But anyway, ay maganda rin yan. Piyong-piyong o gamay. Bisag 30 minutos lang human. Balik na ba sa trabaho? Sambuanga, Sibugay Province. Mayong hapon kaninyong tanadya mga parinte, mga kaigsunan. Og dihan sa Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte. Baing hapon ka ninyong tanan diha. Siyempre dyan sa Basilan, mga kababayan po natin. Sa Basilan, alam natin entire Basilan, mga kaibigan, dahil malakas po ang ating signal dyan. Parang ipo-ipo. Biglang darating sa mga kanilang mga tahanan. Salam doon, damigyan doon, halupasog. Maura kita niyo mga kakampungan, mga kalola, siyan na doon rin onhean. Labi-labi na to din Governor na to, Governor Dodo Dan. Iwan na si mga kalorga nila na doon ayan. Iwan na si mga rakyat nila. Maura kita nyo rin doon ayan. Siguran natin Governor mga doon, mga reyang wairon na hinangot malayingan. Amoy ni kasan ng sadyan sin kauman. Ganun
pa rin dyan sa Tawi-Tawi at magandang hapon dyan sa inyo. Lalo na po dyan sa Simunol. Ayan, isang beses lang po tayo nakapunta dyan sa Simunol, mga kaibigan. At binabati rin natin yung mga hindi po maganda ang kanilang mga ginagawa. Mga nag-iisip ng mga hindi maganda. Na sana ay patnubayan kayo ng may gabal. Tama na po yung mga ginagawa natin. Yung mga kabalbalan na mga ginagawa natin, tama na po yan. Magkaisa po tayo upang ang ating bayan ay umasenso, upang ang ating bayan ay umunlad. Umusbong mulambo. Panawagan sa mga mamayan na medyo nagiging anay ng ating bayan. Kailangan kunting malasakit lang sa ating bayan, mga kaibigan, ang gagawin ninyo para makabawi kayo. Hulihin ninyo yung mga nagsisigarilyo dyan sa labas, sa mga publiko. Hulihin ninyo yung mga nangungurap. Panawagan sa mga busaya, panawagan sa mga rebelde, panawagan sa mga tao na walang ginawa kung hindi ay maghasip ng karahasan, maghasip ng lagim sa ating bayan. Mas mabuti pa, makabawi-bawi kayo, hulihin niyo yung mga nagsisigarilyo dyan sa mga publiko. Wala po tayong nakikitang mga pulis na nanghuhuli ng mga nagsisigarilyo dyan. Pinagbabawal ng ating presidente yung pagsisigarilyo sa publiko. Bakit walang nahuhuli? Kuminsan, tanungin din natin yung pulis. Ang sabi ng pulis, wala naman malabo. Hindi masyadong hindi maganda ang ano eh. Hindi maganda yung guidelines. Hindi namin alam paano eh. Okay, bye na mga kaibigan. Di ba? Hindi maganda yung guidelines, mga kaibigan. Kaya nga sabi nga nila, kaya... Anong guidelines naman niya? Eh, hindi nila. Halimbawa, may maroon silang nahuli, di ba? At saan nila palinisin, di ba? Sabi na, mayroon silang yung anong tawag diyan, yung papaglinisin mo diyan pag nahuli. Eh, dati ganyan sa Marcelo ni Marcos. Di ba? Community service ang tawag diyan. Community service, di ba? Ngayon, mga kaibigan, dito na po ang ating hangkurmahan. Oh, nandito ako sa likod, naglilinis ako ng bodega natin. Dumi. Akala ko nahuli ka ng sigarilyo, pinalinis ka doon. Okay, bumati ka muna. Nice lang. Mainit mga kaibigan sa labas. Alangan, uminom tayo ng maraming tubig para hindi tayo ma-dehydrate ng gusto. Dahil pagkulang sa tubig, hindi makapag-function yung ating katawan. Ang kalusugan, importante yan. Yeah, dapat lang, mga kaibigan. Kaya uminom po tayo ng palaki ng tubig. Alam mo kasi, para mamatay yung demonyo sa katawan, para mamatay yung shaitan sa katawan, at uminom po tayo ng tubig. Dahil sabi nga ng mga pastor, ng mga pari, ng mga imam, sabi na, yung demonyo, yung shaitan, nandyan sa dugo natin. Kaya kung gusto nyong mamatay ang shaitan dyan sa ating katawan, uminom daw tayo ng tubig. Ano na, anong klaseng tubig yun? Bata, uminom po tayo ng tubig, mga kaibigan, at yan ay kaganda sa ang ating katawan. So, ayun na po, mga kaibigan, wala tayong ibang gawin kung hindi hulihin natin yung mga bilang tulong na rin sa mga taong mapagsamantala, sa mga taong anay ng bayan,
Anong gagawin natin para makatulong-tulong naman tayo sa ating lipunan? Huli natin, ituro natin sino yung mga corrupt officials na ating pamalaan. Diba? And sino yung mga gumagawa na hindi maganda, nanguhutot, nangungutong? Simbahan. Ah? Simbahan. O, yun na nga eh. Kaya, yun na. At mga kaibigan, itong ating regional newspaper, mga kaibigan, itong Mindanao Examiner. How? Ang kanilang banner story, mga kaibigan, revolutionary government. Supportado ba ito o hindi ng ating Armed Forces of the Philippines o sino mga kababayan po natin na sumusuporta po dito sa revolutionary government? Sabi po ng Armed Forces of the Philippines, hindi daw sila umano. Hindi nila susuportahan. Ang balag ni Pangulong Rodrigo Duterte ng isang revolutionary government. Yan bang banner story ng Mindanao Examiner, revolutionary government? Isa pa rin ang nakalagay dito sa ating headline, mga kamisino, sayop, still major threat. Kaya yun yung nangyari sa Basilan, yung bakbakan, may namatay ng mga sundalo. Sabi ng militar, especially yung Western Mindanao Command, tsaka yung Task Force Basilan. Abu Sayyaf daw yun, nakabangga ng mga sundalo. Yung pala, puro mga members ng MILF, Moro Islamic Liberation Front. Tapos ang PR ng militar, Abu Sayyaf daw, pati mga kamag-anak nila ang nasa likod ng atake. Yung pala, pinasok ng mga sundalo yung isang lugar na under sa control ng MILF, kaya nagbakbakan. Pero ang point dito, mga kaibigan, hindi sinabi ng militar yung katotohanan. I see. As usual. Yun na nga eh. Kaya, I don't know. No? And, yan informasyon galing kay Bohaki Rikbal. Mm. Mga kaibigan, yung vice chairman ng Moro Islamic Liberation Front. Dahil nagkaroon na sila ng report, so maghahain sila ng protesta. Nakakaawa doon. Namatayan ka na, yung kalaban pa maghahain ng protesta. Yan ang hindi maganda, mga kaibigan. Ano? Sana naman sinabi na lang ng ating Armed Forces of the Philippines yung katotohanan na ikangang napalaban nila, nakipagbagbakan o napalaban po ang ating Armed Forces of the Philippines sa member po ng MILF dyan sa Basilan. Ang hirap lang po, mga kaibigan, dyan ay sinasabi nila na nakainkwentro nila ay mga grupo ng Abu Sayyaf. Ayan po, mga kaibigan, di ba? At sa headline pa rin ng Mindanao Examiner, mga kaibigan, caps hold person of interest in Radio Man's murder. Apo yan sa Surigao del Sur, mga kaibigan. Sa pangalawang page pa rin ng Mindanao Examiner, mga kaibigan, BSP launches PesoNet system. PesoNet system. Yan po yung Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan. At sa page 3 naman, the Mindanao Examiner, Simunol, an island of peace. Nakapunta ka na ba doon sa Simunol, ano? Nadaanan nyo yung papuntong pumunta ka, pumunta ka ng Saba. Tagal na tayong pabalik-balik dyan. O, ako, isang beses pala ako napunta dyan eh. Simunol, an island of peace. Sa page 3 pa rin ng Mindanao Examiner, mga kaibigan, supplemental feeding in the remote South Cotabato villages loans. Ayan, doon sa Jensen. Ang provincial government po ng South Cotabato loans si 120-day supplemental feeding program para sa mga children doon in communities with high prevalence of malnutrition. Siyempre
sa page 5 ng Mindanao Examiner, ARMM Governor Lead Sheikh Karimul Makdum Day. Doon po yan sa Tawi-Tawi, mga kaibigan. Davao Bananas penetrates huge China market. Wow! Gandang balita po ito, mga kaibigan, di ba? Basta Mindanao Examiner. Para basta sa Mindanao Examiner, mga kaibigan, dito po yung mga kompletong balita ano po, pagdating sa mga balita na nagagaling sa Mindanao. At marami pong mga kababayan po natin na tumatangkilig sa newspaper na ito. Lalong-lalo po doon sa Luzon, no? Doon sa Manila, mga kaibigan. Isa na diyan ay mga kababayan po natin na nakatira doon sa Manila ay bumibili. Kaya libu-libong mga kopya nito ay ubus kagad, mga kaibigan. And then sa page 5 pa rin ng Mindanao Examiner, Police Step Up Operation versus Criminals Terrorism. Kung gusto nyo nung tatalino po tayo, mga kaibigan, dito po sa page 6 ng Mindanao Examiner, itong sulu ko, mga kaibigan. Sa page 7 naman ng Mindanao Examiner, more tourist plaque, Tawi-Tawi. Wow! Gusto-gusto po ng mga terorista yung pumunta ng Tawi-Tawi, lalo na po yun doon sa mga doon sa bunga o peak, mga kaibigan, ano po, di ba? Tawi-Tawi, diyan nakuha yung mga Vietnamese hostages sa Languyan. Oo, okay. Mga dinukot ng abo sa mga kaibigan na bawi yung tatlong Vietnamese sailors, yung crew members ng MV Giang Hai 5. Yes, pero isa rin ang patay. Nako, nagkasakit daw kaya namatay sa pagkakabihag. Pero ayaw naman magbigay ng militar ng detalye kung paano nila nakuha yun. O nagkayaroon ba ng ransom bar? What? Wala eh. I see. So... But siyempo, nandito yung Vietnamese Prime Minister sa Maynila dahil sa ASEAN Summit. Ayun na nga. Yung sa, sa mga isinusulong ng ating presidente, yung piracy, ano ba? Yan. At sana naman ay mayroong magandang result po diyan, mga kaibigan. Otherwise, ang Mindanao Examiner pa rin, South Cotabato Papaya. Ayan, now being marketed in Korea. Ay, arigato. Korea. Arigato, Korea, Japan. Ganun ba? Oh, meron tayong papaya sa Japan, sa Tokyo. Nag-i-import tayo ng papaya. See, kaya pagdating ng Pilipinong papaya galing sa Japan, papuntang Japan, pagdating doon, mahal na. Siyempre, patong na yan, may tongpats na yan. Siyempre, pampalambot din yan. Sa Korea, ganun din. Di ba? Yes. Tama, pampalambot yan. Sa mahilig sa papaya. Pampalambot ng dumi natin dahil fiber. Dahil yun na fiber. Nga, fiber yan, di ba? I see. So yung mga medyo nahihirapan. Yung constipation, di ba? Constipation. Maganda yan. Papaya ang kainin natin, mga kaibigan. Tama. Yun sinasabi nila. Depende sa papaya yun. Papayang, klaseng papaya sinasabi. Yellow. may iba-ibang hugis ang papaya. May yellow, may orange, may green, di ba? May pabilog, may pahaba, may palapad, may oblong. Ha? Depende sa papaya, mga kaibigan. So, anong meron seedless. Yung seedless ang masarap. Ay, seedless. Walang... Walang buto. Walang buto. At saka yung medyo maniba. Yung between hilaw and hinog. Ayan ang masarap. Masarap sa suka na may paminta, bawang, sibda. Ako, napakasarap niya, mga kaibigan. Lalo kung may pinakurat ka. Ay. Pinakurat? Sukang pinakurat. Isa iligan. Alam mo, alala ko yung palaging binabanggit natin dito, yung araw-araw ay maagi tayo dito. Nung isang araw, halos isang araw naman, sardinas naman ang ulam. Sardinas, okay lang, basta vinta. Alam nyo, mga kaibigan, yung vinta sardines, ang pinakamasarap na sardinas sa buong Pilipinas. Yung extreme, nako, sa
Panalo yan sa mainit na kanin. Napakasarap. 1350 lang mga kaibigan. Ah, gawa yan ng ating paboritong Virginia Foods ng Cebu. Saan natin mabili yan dito? Sa supermarket. Marami. Oh, sa mga tindahan. Yung bilhin niyo yung spicy, yung extreme. Mm-hmm. Ah, pinakamasarap talaga yan mga kaibigan. Walang kaliskis. Hindi katulad ng mga ibang dilatang sardinas. Oh. Ah, na yung mga kaliskis eh. Mm, so, hirap kainin nun. Masarap yung Vinta. Mura na, napakasarap pa. Hanapin niyo mga kaibigan, Vinta. Yes, sir. Sardines ng Virginia Foods. Cebu. Masarap yung mga kaibigan dahil natikman ko yan. Oh, pinakamasarap yan sa lahat ng sardinas. Kahit ano pa sabihin nila. Ah, masarap yan. Walang panama dyan yung iba. Ay, si tama yan. Dahil napakasarap. Yung iba eh, may kaliskis na, napakamahal pa. Tapos gusto pa nila magtaas ng presyo ng sardinas dahil hindi na raw sila nakakabili ng mga coal sa mga illegal traders dyan sa Zamboanga, Sibuga at Zamboanga del Sur. So doon na tayo sa, you know, sa Vinta. Yes, tama yan. Bakit yung ipapasa sa consumers yung mataas na presyo kung gagamit kayo ng ibang source of fuel? Yes. Kung hindi kayo makabili sa mga illegal na nagbebenta ng mga coal. Kaya nga ipinagbawal ng probinsya na mag-angkat ng coal kung walang permiso. May mga kumpanya kasi gumagawa ng sardinas kung talaga namang doon sa mga illegal bumibili. Mm. Kaya naman ipinagbabawal na yan. Yan na nga, ang galing nila. No? Tapos magaling. Mahal pa sardinas nila. Oh, yan na nga, tinuwi. Yeah. Tayo ang nagbabaya doon. Para naman silang water district at Samselco. Diba? Taasan nila yung rate. Mabupon, mag-loan sila, mangutang sila. Consumers sila nagbabayad. Nakapaw. Diba yung nangyari? Isa pa rin itong water district ay puro hukay. Butas dito. Oh. Butas doon. Hukay dito, hukay doon. Magaling talaga. Diba? Magaling. Palakpakan natin mga kaibigan yung Zamboanga City Water District. Napakagaling niya talaga. Tambak ang butas dito, butas doon. Ako. Yun na nga. Baga tapos ang bagal. Trapiko. Ng kanilang... Dapat ginagawa nila sa gabi. Kung kailan walang mga masyadong motorista. Pwede namang gawin sa gabi yan. Sa Maynila nga, sa EDSA, gabi ang trabaho, hindi sa araw eh. Yun na nga, no? Diba? Tama. Last week lang, merong icer, fish carrier ba na nalaglag sa butas nitong Zamboanga City Water District dyan sa may Tetuan. Yes, sir. Grabe, sa may Don Toribio, butas, ang tagal, nag-cost ang trapiko. Ngayon, hinarangan na nila kasi nung una, wala silang nilagay na harang, naglagay lang sila ng bakal eh. Eh yung bakal, pag natanggal sa butas yan, ako, delikado. Ay, delikado diba? Yan. Yan bakit, tapos, dyan pa sa Toribio, nakapaw. Ang liit-liit ng daanan dyan. Yun na nga. No? Ay, sa Falcatan lang, ang dami nagre-reklama. Yung hukay dyan, bilakbakan yung kalye, hindi naman nire-repair. Yun na nga. Ha, diba? Ay, nako, puro hukay ng hukay sila. Pagkatapos, tatapos na. Iiwan lang. Iiwan lang nila. And then, kaya nagkakalubak-lubak. Pag lubak-lubak, babagal ang usad ng trapiko. Ay, nako. Urbanized city, ah. Highly urbanized. Ang daming ilaw sa kalye, walang kuryente. Saan ba kayo nakakita mga kaibigan? Maraming barangay sa Zamboanga City ang walang ilaw, ang poste sa gabi. Marami. Mag-ikot kayo. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng gobyerno dyan. Ay, naku mga kaibigan. Isa pa, yung DPW ads, no? Yung umaga. Doon sa amin, Recodo at Ayala, di ba? Ang haba ng hukay nila. Talaga? Ay, nako, talagang na hindi ma... Yung bang bako, no? Hinukay-hukay nila ganun. At binubutasan. Binubutas nila ng ganun. Nako, mula dito sa Ayala, pamundang abot hanggang abot na maasin niya. Oo, magaling yung mga taga-DPWH. Yan nga sa tumaga, sa labas ng opisina nila. Ang dami-dami mga butas dyan. Ang ginawa nila, inispaltohan nila. Yung ispalto, malambot siya. Pag dumadaan yung mabigat na sasakyan, talagang lumulubog yan. So ngayon, baku-baku na naman yung kalye dyan kahit naka-espalto. Dapat tinabunan nila ng graba, sa kanila nilagay ng espalto. Hindi. Yes. Puro espalto nilagay nila sa hukay. Definitely, madidisplace yung sa bigat ng sasakyan. Ayan na nangyari. Didiporma, mga kaibigan. Ay, DPWH, sang palakpak sa DPWH. Yehey. Ay, naku, nakakatawa ko minsan mga kaibigan. Ano bang nangyari dito sa atin, ano? Ay, depende yan siguro sa ating leader kung paano nila i-disiplina yung mga ganyang klaseng mga ikaw ang nasa pahamalan, sinasaluhan natin dyan sila eh.
Madalo mga kaibigan, tapos dito pa rin. Iterbihin natin yan, tabing dahilan. Ay, wala dito, nasa meeting. Takot eh. Yun na nga. Takot na matanong. Pumunta tayo din sa isang wala, sabi na. Nung pumayag na, ganito ganyan. Yung iba naman, gusto pa yata nila talaga yung mayroon tayong request, ganito ganyan. Yung iba naman ay pag sa oras na... Yun ang nag-interview kami dito mga kaibigan, pero mayroon kaming pinupuntahan namin muna sila. Siyempre, nangako na sila ng ganito ganyan. Pagkatapos, nung tawagan mo na, wala na, may conference daw sila, ganito ganyan. Oh, takot matanong sa mga kapalpakan nila. Ay, nako, ano ba yan? Sayang po mga kaibigan. Dito pa rin, balik po tayo sa ating Mindanao Examiner mga kaibigan. Duterte says he is offended by DDB Chief's comment and fired him. Alala po natin ito si mga kaibigan, itong si Dangerous Drug Board Chairman Dionisio Santiago. Diba? Yung pinagalitan nito at pinired po niya mga kaibigan. And then sa last page po ng Mindanao Examiner, itong Cebu Examiner mga kaibigan, DTI Negosyo Centers Nationwide now 661. And then the grow gardens, share roads for better environment, and DBM supports any malampaya pan probe. Yan po ang sa likod po ng Mindanao Examiner, itong Cebu Examiner. So bumili na po tayo mga kaibigan, at mga kaibigan, kung gusto niyong bumili ng isang magandang sasakyan, mura lang po mga kaibigan, 695,000 pesos. Isa pong Toyota Fortuner G, all power windows and side mirrors, tinted windows, 4x2 automatic 20, powerful but economical, 2.7 BBT 4 engine, complete carpet and matting, cargo tray, roof rails, and baka gusto mong bumili nito, Al. Magi nga lang kinakain ko dito. Yan pa. Baka kahit isang tornilyo niya, hindi ko ma-afford. Ganun ba? Gas pressure shock absorbers. Itong, and then wheel legion rims. Ba? Kito mga kaibigan, ano? All new front and rear tires. New reserve tire. Leather seat covers. Chrome accessories, wide view rear mirror with rear aircon, genuine Sansui, touchscreen CD radio with Bluetooth, with remote control, USB and SD card slots, auxiliary input for TV, with backing sensor and camera, tools, genuine Toyota alarm system, anti-camp device, ba maganda mga kaibigan, keyless entry would keyless. Ano ba itong sinasabi na lang keyless? Eh, wala kang susing gagamitin. Ah, ganoon. Ah? Hindi mo na kailangan lagyan ng susi para mabuksan yung kotse. Ba, okay. Lahat yan puro push button. Push button ano? Oh, pushing the button. Very good condition. 2007 model, 93,000 kilometers. So, kung gusto mo ito mga kaibigan, at interesado po kayo bumili na itong sasakyan mga kaibigan, Toyota Fortuner G, for sale po ito na 695,000 pesos. I-text lang po itong kanilang text broker, 0995-5202-358. Ulitin po natin, text kayo, tumawag kayo sa numerong ito, 0995-520-2358. So, samantala mga kaibigan, babalik po ang ating palatuntunan pagkalipas po ng mga ilang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami po salamat! Kaya natin to! RPN Radio 4.
Philippines Network, Radyo Ronda. DXXX. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tagna na ito mga kaigsulan, 32 minutos na human milabay ang alas 2 sa kahaponon. Kamulang gihapon na minaw sa adong tulumanon ang Radyo Mindanao. Kinilang gihapon si Abdel Disa. Huwag ang atong angkorman mga kaigsulan, si Al Jacinto. Huwag mao ka itong mga kaigsulan ng atong pahibalo sa inyong bisag asa mo kinahanglan nga naay mo atong palingki mga kaigsoonan naagi hapon ang atong talaan ya atong newspaper kining Mindanao Examiner. Barato ra nang kasaya mga kaigsoonan og palit dayo mo kay 10 piso ra siya di ba? Oh, 10 piso lang to at yung according sa Mindanao Examiner yung mga dealers nila kung ano yung mabenta nila sa kanila na. Ah, ganun? Oo, walang kinukolekta yung Mindanao Examiner, mga kaibigan, sa mga dealers. So, kakita din ang kwarta na. Oo, malaki kinikita ng mga dealers. So, kung gusto nyo mag-dealer, sumulat lamang kayo sa Mindanao Examiner o kaya makipag-connect kayo sa Facebook sa Mindanao Examiner at para malaman ninyo kung ano yung mga requirements at kung ano mabenta nyo sa inyo na. At yung mga gustong mangutang, hoy, mga mangungutang! Hoy, Raymond! basta utang, ito si Raymond, di ko malilimutan eh. Ito mga kaibigan, sa mga gustong mangutang, ha, dito sa First Standard Finance Corporation. Kung kailangan ninyo ng loan, pwede kayo mag-loan sa First Standard Finance Corporation. Lahat ng klaseng loan sa sasakyan, truck, multicab, OFW, tricycle, lahat. Kung gusto nyo magtayo ng negosyo, pwede kayong mag-loan. Pero siyempre may mga requirements tayo. At yun, kung nagbabala kayong mangutang. Lalo-lalo na may mga negosyo, pandagdag kapital. Ayos yan. O kaya mag-asawa. Gusto nyong kumuha, magpatayo ng lupa't bahay, pwede. Gusto nyo bumili ng bahay? Pwede. Bumili ng lupa? Pwede. Bumili ng tricycle pang pasada? Pwede. Bumili ng jeep? Bumili ng truck? Pwede. First Standard Finance Corporation. Kunin nyo yung inyong application mga kaibigan sa Mindanao Examiner Regional Newspaper. Diyan yan sa Nunez Extension sa Fairland Building. Tapat lamang to mga kaibigan ng Des Appliances. Kaya doon sa nagbabalak na magtayo ng negosyo, pari na kayong mag-loan. Ako, napakabilis ng loan. Fast processing. Sa tatlong araw lamang, baka wala pang tatlong araw, basta kompleto yung requirements. Release kagad ang pera. Yung isang, may isang ang buyer ng sasakyan, nakapag-loan kagad, 400,000. O din nakabilis siya ng Fortuner. Kaya kung gusto nyong mag-loan, yung aming mga kasama rito sa studio, mag-loan na tayo para hindi tayo nagmamagi in the morning, magi sa lunch, magi sa hapunan. Pati merienda, magi pa rin. Animal. Kaya puro kami magi rito. Ayun, sardinas. Yan. Bakit mega yan? Dapat pag mega, mas masarap yung vinta. Dahil masarap yan mga kaibigan, pinakamasarap. Yung vinta na sardines in tomato sauce. Tatlong klase yan. Yung spicy, yung extreme, itong maanghang, at saka yung green. Yan ang abangan ninyo. O, December daw. Tawagin natin si manager, si Philip Aboy. Manager, nangihingi ng regalo daw sa December. Sardinas? Sardinas daw. Mamimigay tayo ng sardinas. Kontakin natin yung Virginia Foods mga kaibigan. Ulitin natin sa gustong mag-loan. First Standard Finance Corporation mga kaibigan. Ang gusto ninyong mag-loan, pwede nyo i-collateral yung mga sasakyan ninyo. Kung meron kayong sasakyan, kotse, jeep, tricycle, pwede. Kung meron kayong pampasadang jeepney, PUJ, pwede. Kung meron kayong lupa, pwedeng i-collateral yan at makakautang kayo ng pera, magagamitin nyo sa negosyo at sa iba pang bagay. Kung gusto ninyong magpatayo ng bahay, pwede rin.
At kung kayo naman ay mga OFW na gustong pumunta sa abroad upang magtrabaho pero wala kayong show money, aba pwede rin magbigay ng loan ng First Standard Finance Corporation para meron kayong show money na ipakikita ninyo sa embassy o kaya kung saan man na nag-require ng show money sa mga mag-a-abroad. So ano pang hinihintay ninyo? Kung may mga negosyo kayo, gusto nyo pandagdag kapital, pwede. Kung kayo parehong nagtatrabaho ng mag-asawa, pwede kayong mag-loan. Kailangan na natin ng mga requirements, mga proof of billing, tax income tax return, TIN number. Yan. Kung empleyado kayo, yung certificate of employment at yung pay slips nyo for the past 3 months. As a First Standard Finance Corporation, napakamura ng interest, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan, First Standard Finance Corporation, pumunta lamang kayo sa Mindanao Examiner, Regional Newspaper, sa News Extension, sa harapan lamang ng Test Appliances. At doon na kayo mag-inquire. Meron silang financing desk dyan sa Mindanao Examiner, Regional Newspaper, para makakuha ninyo ang inyong mga application form. Ito ay open sa Zamboanga City at sa iba pang bahagi ng Mindanao. Ano pa inaantay natin, mga kabigan? Mangutang na tayo kesa naman pumunta tayo sa mga Bombay. Sa mga nag-5-6, nako po. Grabe ang interest niyan. Imagine, pag nag-5-6 kayo, mga kaibigan, ha? Sa 100 ang interest niyan, 20 pesos. Ganun kamahal, ha? Sa mga Bombay at sa mga nag-5-6. Sa First Standard Finance Corporation, sa 100 ang interest niyan, piso at 75 centavos lamang. Mura. Kesa naman sa Bombay, ang interest ng 100, 20 pesos kagad. Ikakaltas pa nila kagad yan. So, bigay sa inyo, 80 pesos. Sa First Standard Finance Corporation, ang interest ay 100 piso at 75 centavos. Maaari kayong tumawag sa Finance Standard, sa First Standard Finance Corporation, sa kanilang telepono bilang 992-5480. Ulitin natin, First Standard Finance Corporation, telephone number 992-5480. At sa kanilang hotline 0995-520-2358. Ulitin natin ang First Standard Finance Corporation hotline 0995-520-2358. Come on, utang na, loan. Alright, sa iba pang mga balita. Aba, napakaganda nung ASEAN Summit, ha? At mabuti naman at walang kaguluhan na nangyayari, mga kaibigan. Except itong mga komunista, nakaw, nanggugulo na naman, nagsisigaw. Meron pang litrato lumabas sa pahayagan na pinlying kick yung isang pulis. Grabe, meron pang isang litrato, nagpapakita, binubugbog ng mga komunistang nagrarally yung isang pulis. Tapos nung ginamitan sila ng LRAD, yung long range audio device. Aba, nagreklamo. Nagreklamo yung mambabatas ng Gabriela. At bakit daw ginamitan ng long range acoustic device pala yon, hindi audio. LRAD, long range acoustic device. Kung di ba naman bugok tong itong mambabatas na to, pinagtatanggol yung mga komunistang nagrarally, samantalang yung pambubugbog sa pulis, ba't hindi niya imbestigahan yan? Binugbog ng mga komunistang nagrarally yung pulis, pinlying kick pa, madyan niya sa dyan, pinapakita sa tabilisyon, binabalita sa mga radyo. Bakit yung imbestigahan yung paggamit ng pulis ng acoustic device na yan? Kung ako lang ang pulis, dapat ang gagamitin ko dyan, laser . Ili-laser ko yan. Tring! Tring! Yeah? Nako, ito talagang wala na kayong ginawa kundi manggulo. Mga kaibigan? Nako, ito na nga ba sinasabi natin .
wala nang ginawa kundi manggulo. Ganda ng ano na yan eh dahil tulong-tulong yan eh. Tulong-tulong yung summit na yan para asenso po tayo, para magkaroon po tayo ng mga ikangang suporta ng kagaling sa Asian countries, mga kaibigan. Tama. It comes naman itong mga NPA, itong mga political wings nila, mga kaibigan. Ay nako, hindi ko may ano. Dapat sana hintayin na lang kung anong resulta. At kunwari ay kunwari nga sila against sa US, against America. Unya, ayaw nilang umuadto dili si Trump. Piwa sila kasabot. Ang ilang leader, kisa may kasuporta sila kung dili Amerikano, di ba? Kunwari lang na sila nga anti-American, pero ayaw na ka magigsunan nga ang kasuporta na sila, mga US po na. Di ba? Ang ilang leader nga si Kinsanin, si Joe Maria Sison, naman sa Netherlands. Joma. Si Joma, di ba? Asa man ang asa man ang kuan, asa man ang Netherlands, mga kaigsunan. Yan lang ayon pa rito. Kisa may kasuporta na nila. Di ba? Na kunwari lang lang sila nga di sila sugod sa Amerikano, tuo man mo sila ha. O na, yun na po, mga ubang mga Pilipino po. Baka kumakain niya ng mga delata made in America. Oh, yun na eh. Ay, mga damit ni Joma, mga imported eh. Oo. Mga galing pa sa US. Kunwari lang na sila, mga kaigsunan. So nga ka nang ubang po di ha, mga itong mga buwang-buwang, mga kwanggol po, mukuyog po sila ha. Diba? Na siyempre, na may mga hatag, may hatag mo na hinay, na hinay hatag, pilay na hatag, diba? O na, hulato na lang untaan nila ba? Hulato na lang untaan nila, unsay resulta sa ingon nga kining ASEAN meeting din nga gi-held nga diri sa tuwa, mga kaigsunan. Na, nasod, una, kung sa'yo mahintabo, ang uban po mga kuhan, yun sila nga, nakipag-amigo na po si ang atong presidente sa Amerikano, di ba? Umukatabang, unsay mga tabang, unsay katabang sa Amerikano para sa tuwa, labi na dyan ng kunta ni ining terorismo, kining droga, di ba? Ang gusto sa atong presidente ng ang tanan, di ba? Amiguhon, huwag imong awayo na, di ba? Amerikano, imong awayon. Diba? Kita ang po'y balo ang puta o gamito lang puta nila. Naaman tayo utok, naaman tayo diliman tayong utok, buli na may matur pa nila utok sa unsa ni utok o isda nga ambot mo sa kanan, kalimor kong isda na. Diba? Pero bright man tayong mga Pilipino ato saan ng banabanaon mga kaigsunan, mga hinabang nila o unsa ba diha, ngayon binuangan ba tayo sa mga laing nasod, di po na kaya naan po tayo bright ng mga Pilipino, di ba? Kitantanan, bright man ta. Pero ayaw lang po tagpagamit ba sa ilang unsa man ang ilang tumong para sa tuwa, kita po'y mag-una-una, ana. Di ba? O labi na gyud kining mga hinabang, tanaw ko na ilan ng tabangan ang pag unsa ni paglambo, pag build ni anang diha sa Marawi City, mga kaigsunan, unya laay pang mga investors ang gustong mo invest dire to gumika na ng mga pulong-pulong, gumika na ng mga pag-meeting-meeting ana na diyan sa Manila, di ba? Tanang mga nasod nga luka kaning mga nasod nga nasa laing mga dapit nga ana di sila mag-meeting, mga leader, mga kaigsunan, para lang ang gitantanan nga mo lambo in town ang tumong sa adong presidente, mga kaigsunan. Kinsa man tong mga naka-income og mga 50 pesos ang adlaw, sa gatos ang adlaw, pahimuan niyag balay, mga kaigsunan, di ba? So mauna na ang usa ni anang tumong ni anang ASEAN meeting para sa summit or para sa katawhan nato diring kinahanglan na mga itag mang hinabang nila unsa may kasuporta nila sa tua, kita po unsa pay kasuporta nato sa ilaha. Ano labang bargain na inaanan sila. O na karon ang atong mga saging, ang atong mga pananom dire, ang atong mga produkto dire, ila pong kining ilang paliton, mga kaigsunan. Inana lang na, di ba? Na kita ang mga ubang mo dire nga dili mumpod sila sugot. Nga inani daw inana, di ba? Nawa sila kahibalo nga sila po gisuportahan sa laing nasod.
So kunwari lang na sila. So hulad ko ta unsay resulta sa pamalagan sa atong presidente, kung ato naman nakita, no, makita ganin na sa TV ang atong presidente, murag sinsero ba sa iyang trabaho karon iyagong gitanaw unsaon kitang tara mga Pilipino mahi ahon sa man yung Binisaya nga may ahon ba aron nga kita mulambo, aron nga ang Pilipino walay magutom, aron ang mga Pilipino nga muasenso ba, di ba mga kaigsunan? So ato silang hulaton ang unsay mga kahinatnan ni anang ASEAN Summit Meeting nga ginapasiugda dinhi sa Pilipinas, di anas Manila mga kaigsunan. Kita ba mo yung taong sa atong presidente, may kanta siya nga kanta bitaw ni Pilita Corrales, ikaw? Tiniguan na kayo ang atong presidente, pero murag baskog pa siya, no? Tanaw, no? Murag ka ng mulakaw gani, murag pag nilakawan o 16 anyos, di ba? Baskog palagi ang atong presidente. So, panawagan yung taong sa atong mga diha nila nga naguna-una og dili maayo sa atong presidente, naguna-una og mga kadaot sa atong nasod. Unong nalantaoy unsa may gigitabang nato, di ba? Kanang mga nagrally diha, kanang mga naguna-una og dili maayo, unsa may gigitabang ninyo sa atong kagamhanan, di ba? Naara mo diha, sige unang-una lain, sige unang-una, unang-una din ali kwarta ro mga kwarta naguna-una og unsa-unsa diha. So mas maayo pang tabangan na lang nato god ang atong kagamhanan, ang atong gobyerno aron nga kita magmalipayon nga naagad sa Pilipinas. Kinala na ato ning mahalon, di ba? Oh, mahalon gyud nato ning Pilipinas magkaigsoonan. Tama, tama ya. Itong si Abdel talaga napaka patriot na. Oh, tayo imam eh. Anyway, mga kabigan, ay meron tayong babalita. Tumawag sa atin yung Eastern Mindanao Command. Narinig niya naman yung tawag sa cellphone. At iba niya, balita nila mga kaibigan. May bago ng commander ang Eastern Mindanao Command. At ito ay walang iba, kundi si Major General Benjamin Madrigal. Pinalitan ni Madrigal mga kaibigan si General Ray Leonardo Guerrero. Na siyang umuupo ngayon bilang Armed Forces Chief of Staff. At ginawa mga kaibigan ang anunsyo ngayong araw. Pero pagkakaalam ko kahapon pa ito pinangalanan eh. Anong Malacanang. Hindi, siya yung AFP Chief of Staff. So na-promote siya. At hindi napili itong si Carlito Galvez ng Western Mindanao Command bilang AFP Chief of Staff. Paano mapipili yun eh? Si General Carlito Galvez na nakaupo sa West Mincom nung umatake. Itong ISIS dyan sa Marawi. So parang mahirap yata yun. At bukas mga kaibigan magkakaroon ng formal na handover ceremony. Atong si General Ray Leonardo Guerrero kay Major General Benjamin Madrigal. Gagawin yan dyan sa Camp Panakan. Yan ang headquarters ng Eastern Mindanao Command. Si General Madrigal, mga kaibigan, ay dating na-assign sa bilang hepe ng SOLCOM o Southern Luzon Command. At naging commander din siya ng 4th Infantry Division sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Bakit no-cover natin yan dati? At siya ay member ng Philippine Military Class 1985. Kapareho din to ng kamista to ni 10th Infantry Division Commander si Major General Noel Clement. Ito ba si Noel Clement? Ito ba yung dati nasa Southcom o iba? Clement? O di ba sa ito ba si Noel Clement, di ba? Oh, yan na, yan na. Yan na. Oh, yan na. Eh pero bakit ngayon lang siya nag baka iba to. Ito yung dating nasa sa 7, di ba? CMO? Sa si Noel Clement. Sa U7 no. Oo, sa U7. AC7. AC7. Clement. Mhm. Oh, yeah. Medyo to.
medyo kakulay mo. Ayan, binabati natin mga kabigan si Major General Benjamin Madrigal mula sa Radyo Mindanao. Congratulations Major General Benjamin Madrigal, ang bagong commander, ang bagong hepe ng Eastern Mindanao Command dyan sa Davao City. Talagang ano kaya ang uring gagawin nito? Habol na naman sa mga NPA. sigurado yan. Ay tama-tama, bukas ang handover. Nung Lunes lamang, kahapon mga kaibigan, dinukot. Dinukot ng mga rebelding New People's Army. Yung dalawang polis dyan sa bahay ng Placer sa Surigao del Norte. Yung mga polis na dinukot ng NPA mga kaibigan, nakakalalang sina PO2 Jean Paul Duverte at PO2 Alfredo de Gamon. Pawang mga members o miyembro ng Placer Municipal Police Station. Nakasakay daw yung mga rebelde sa isang sa dalawang van na ginamit nilang bilang getaway vehicles. Baka naman hinijack nila itong van na ito at yung ginamit sa pagdukot. Hanggang ngayon mga kaibigan, hindi pa naglalabas ng pahayag ang NPA. Diba, isang araw lamang sa Tagum City. Meron silang pinatay, isang parak. Kahapon lang yata yan, isang araw. Grabe, wala nang ginawa kundi magpumatay, mag-rally, mag-extort. Ako, wala nang tayong oras. Ubus na naman yung oras natin dahil pambalita na kapila. Dapat yung mga pulis natin, bali-bali talaga. Huwag kayong maglakad mag-isa. Hi mga kaigsunan, antod din na lang. Adon to naman nun, ugma na punta, magkuyo-kuyo na punta si Abdel Diesel ang gahapon. Nanamaya manamilit na, ug pag-amping kanunay. Alright, dagang salamat sa iyo bay mga kaibigan. Maraming salamat at isang oras na naman tayo nagkasama. Kinulang tayo ng oras, pero bukas itutuloy natin to. Ito po ang inyong balingkod, Alasinto, Radyo Mindanao. Ito lamang sa DxXX Radio Philippines Network. Nagsasabing, mag-ingat, paminom ng maraming tubig at napakainit. I love you, mama. Chup-chup.